sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Panat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapang na nagsalita at binigyang linaw ang totoong nangyaring kaganapan sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability. Mga kamalian ng ilang mambabata nilantad na ni Sagip Partiles Representative Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos aminin ng Sagip Partiles Representative na si Rodante Marcoleta na hindi siya nakapagsalita sa plenaryo at tila hinarangan siya ng mga kalyado ni Speaker Martin Romualdez para hindi matanong ang controversial na Marikina Representative na si Stella Kimbo at para hindi mausisa at mahigit na 6 trilyong budget para sa taong 2025. Matatanda ang kamakailan lang ay nagkaroon ng pagdinig ang Kongreso ng Committee on Good Government and Public Accountability patungkol sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Kung saan dinaluhan ni Vice President Sara Duterte at Congressman Rodante Marcoleta ay tila nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Congressman Rodante Marcoleta at ang kapwa niya mga mambabatas. Nang tinanong ni Congressman Marcoleta kung ilang government agency ang mayroong notice of disallowance at dapat ipatawag din para makagawa ng maayos na batas. At tila biglang pumalag nang tinanong ni Congressman Rodante Marcoleta ang kapwa niya mambabatas ang ilang kongresista at sinabing tinanggal din siya sa pagiging member ng committee dahil tinanggal na rin ito bilang vice chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability. At ngayon, sa isang pahayag, binasag na ni Congressman Rodante Marcoleta at matapang na nagsalita at binigyang linaw at paliwanag ang totoong kaganapan sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability noong September 18, 2024, kung saan bigla na lang itong tinanggal bilang vice chairperson ng nasabing committee at gusto lamang itong magbigay ng linaw sa isip ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari ngayong sa loob ng Kongreso kung saan tila hindi na nasusunod ang tamang pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin bilang mga mambatas at tila naaabuso na nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na dismayado sa ginawa ng ilang mambabatas na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sana dapat lahat ng kagawaran ng bansa ay magkaroon ng investigasyon. Katulad ng sinabi ni Sir Marcoleta na magkaalaman na kung sinusulong ni Sir Congressman Marcoleta para malaman ng taong bayan kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan. Public interest naman pala, bakit ayaw nilang ipaalam sa taong bayan kung saan nila ginagamit ang budget nila? Madaling mangalkal ng budget ng iba kaysa naman sa kanila ang kapangyarihan. Paano naman ang budget nila kung public interest naman pala ang pinag-uusapan? Sana imbestigahan ang budget ng Congress. Siguradong may anomalya dyan dahil sa pag-uugali ng ibang congressman, nakakahiyan ng ginagawa nila. Sana mawala na sila sa Kongreso ng guminhawa naman ang buhay ng Pinoy. I think Congressman Marcoleta, you need to conduct seminars to your colleagues dahil parang hindi nila alam mga ginagawa nila. Or baka talagang pag-atake lang kanilang kalaban ang hearing na ito. Parang hindi na ito in aid of legislation, kundi in aid of upcoming election 2025 and 2028. We are backing you and all the good officials on your prayers. The truth will set us free and the truth shall prevail. Nagkaroon na po ng emotional damage yung nakikipag-debate sa inyo.
ninyo, Honorable Kong Marcoleta, dahil hindi na sila makasabay sa katalinuhan nyo po. Ibig sabihin, hindi sila nagbawasan ng batas. Wala namang bobong tao, pero wala lang silang interest sa logic nyo. O talagang wala na yata sila alam sa process ng Congress. At kung hindi nga sila makasabay sa debate, ay dinadaan na sa brasuhan. Nagkakahiya sila. You are the best congressman sa buong Pilipinas. Usapan natin po, no? Nilulutong impeachment kay VP Sara. Ang babaw at patawa, no? Pag-usapan din po natin, ito po, nakakalungkot po na balita. Sa buong mundo po, tayo po ang bansa na may pinakamaraming binenta. Opo, binenta na gold reserve, no? Yung nakalagak po sa Bangko Sentral na ginto natin. Malaki pong, ano yan eh, malaki, yan po yung pantiyak natin na para hindi bumagsak yung piso natin. Kasi nakabatay sa gold reserve yung ating pera. Nagbenta po tayo na napakaraming ginto. Pinakamarami. Yung sumunod sa atin, wala po sa kalahati nung binenta natin ginto. Grabe po talaga. Ngayon pong 2024, first half ng 2024. Pag-usapan din po natin, ito po, no? Talagang tulong-tulong po yung media. Dito po sa fake news, gusto nilang pasamain si BP Sara eh. No, yung habang daw sinasalang yung kaya daw hindi na isalang yung budget ng OBP dahil nagso-swimming lang daw. Sarap buhay daw si BP Sara. Ang tindi, no, Lakwat Sara ang tawag nila. Lakwat Sara? Ano tawag nyo kay Bongbong kung Lakwat Sara si Sara Duterte? Ano tawag nyo kay BBM? Okay. Pag may oras pa po, pag-usapan din natin si Chis Escudero, no? Kasi yung rumors po, rumors lang naman eh, kaso ganyan din yung tatanggalin si sino na ngayon dati yung pinalitan ni Chis? Nakalimutan. 'Yun. Ganyan din, 'di ba? Nagsimula lang sa rumors. Iniisip ko nga ano ba dahilan kung bakit si Subiri? Ano ba dahilan kung bakit tatanggalin 'to kung sakasakali? Siyempre, nag-isip tayo, may nasabi ba 'to? Kasi alam ko yung kay Subiri yung panahon na ano eh, di ba? Yung sinalang ni Bato si, anong pangalan nito? Yung Morales, si Morales, di ba? O yan yung issue ng PDEA leaks. Maraming na-expose dito sa pamilya na to. Ano naman kaya yung nasabi ni Kiss? May naisip lang ako bigla. Sa akin lang naman yun. Pero imposible kasing walang dahilan kaya ka papalitan. Unahin na muna natin to si Chis. May bigla lang ako naalala. Siguro ito ang isang contribution dyan. No? Kasi ngayon, huling araw na raw ng investigasyon kay Alice Go. Teka muna, Alice Go ba yung iniimbestiga? Akala ko Pogo eh. Di ba nagsimula sila Pogo? Natatandaan nyo, akala natin, kasi 300 plus daw eh. Akala natin na sinimulan lang to sa Banban. Pucha, patapos na pala oh. hindi na naimbestigahan yung ibang Pogo. Eh nagsalita si Chis Escudero, nakalkal ko lang sa isip ko. Tapos sinerts ko, nga no, may sinabi pala si Chis Escudero, di ba? Malamang ito yung kung sakasakaling pagtatangkaan siyang tanggalin dahil dito eh. Puro Pilipino kinakasuhan. Escudero hopes Senate probe can unmask real mastermind behind illegal Pogos. Bakit kayo titigil kay Alice Go? Kay Cassandra Ong, hindi ko po mapaniwalaan na yan na po ang dalawang mastermind. Si Cassandra kasi Ong na ang mastermind at si Alice Go. Talaga. Eh si Chis Escudero nga nagsabi, oh, bakit panay Pilipino lang? Paano yung mga real mastermind behind illegal Pogos? Bakit hindi nyo tuklasin? Hindi, wala po ako ideya. Nakita ko lang. Nakita ko lang. Meron pa palang mga mastermind, ha? Ayon kay Chis Escudero, bakit kaya hindi nila isalang yung mga mastermind? Doon ka mag-iisip, no? Bakit nga ba hindi isasalang yung mastermind at masaya na sila na tapusin kay Alice Go? Eh kahit mapakulong niya kung hindi naman yung mastermind, 'di ba? Ng mga Pogo, 300 si Alice Go ang mastermind talaga. Si Kasi Ong, batang-batang si Kasi Ong na nagpakulot.
Hindi ko maintindihan. Pasensya na po kayo. Tapos ang malupit nun, ititigil na nila. Ititigil na nila yung investigasyon. E pag nagkataon pa yan, sa kaso nila na yan, eh, wala nga ako narinig na ugnayan ni Alice Good dun sa ano, eh, sa trafficking, di ba? Pag nagkataon, may pera yan si Alice Good. Makakapag-hire ng mga magagaling na lawyer yan. Pag nagkataon po siya, ang tawa ko lang pag bigla na dismiss yung kaso na yan. Okay, speaking. Alam po ninyo, aunahin na natin yung sa ginto. Ito po, nakita ko lang, syempre, duda tayo, di ba? Kasi kakampi natin yung nag-post, eh. Si Malutiki, eh. Hanapin ko nga to, yung Esquire. O, nakita ko po, ito po, mula po sa Esquire Magazine. The Banco Central ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Tayo po ang may pinakamaraming binentang ginto sa buong mundo ngayong 2024. Eh baka naman badong tayo pinakamarami, hindi po tayo pinakamarami ang ginto. Tiba-tiba po to, ang mahal po ng ginto ngayon. No? Per ounce pala niyan ay 140,000 pesos. Hindi ko alam kung magkano isang bar. Ha? Kung magkano yung isang bar niyan. Okay, anyways, ang halaga po. So, no? Tanong nyo po kung ilan ton nilada. Ounce lang yung pinag-uusapan natin, ha? Yung ounce, konti lang yun, ha? Hindi po kilo ang binenta natin. Tonelada. Kapit lang po kayo. 25 tons. Between January to June. Eh, yung July, August, September pa. Hindi pa counted. 25 na tonelada. Tonelada po. 1,000 kilo bawat isang tonelada. Putsa, ang daming ginto niyan. 25 na tonelada. Grabe po yan. Isang barko yata. Isang barko yata yan ng ginto ang binenta. Ang lupit po ng gobyerno natin. Na hindi natin nararamdaman kung saan dinadala yung binibenta na yan. Tapos mababalitaan mo, no? Mababalitaan natin dito. Tingnan natin yung sumunod na bansa kung ilan po ang binenta. Wala po sa kalangkingan, eh. No? Ayan, no? 9.64 tons yung Thailand. Tayo po, 25 tons. Tonelada po pinag-uusapan dito. Barko-barkong ginto. Putsa, grabe. Matindi po. Wala pong palipaliwanag. Wala nagpapaliwanag sa atin. Wala ring may balak mag-imbestiga. Dito nyo gamitin yung investigative power nyo. Isalang nyo yung Banko Sentral ng Pilipinas. Bakit tayo nagbenta ng 25 tons? Wala po sa kalahati yung pumangalaw, eh. Yung pangalawang bansa na nagbenta, 9.64 lang. Puta, grabe po. Kahindik-hindik talaga itong pamahala na to. Buong mundo, ha. Uzbekistan, pangatlo, 6.22. Yung Mongolia, pang-apat, 1.33 tons lang ang binenta. Tayo po, 25. Kung makikita nyo nga sa graph, overwhelming tayo na panalo tayo sa pinakamaraming binenta. Hindi po pinapaliwanag kung bakit po tayo nagbenta ng ginto. Kaya nga po, etong mga bagay na to, eto dapat yung mga iniimbestigahan ninyo. Hindi yung wala namang vice president kayo ng vice president. Wala akong ideya kung gano'ng karami ang 25 tons na yan. Baka isang barko na po yan. Ini-imagine nyo lang yung isang barkong ng ginto. Gano'n ang binenta natin. Grabe naman. Nilalang mo yung 1,000 kilos. 25,000 kilos na ginto. Nakakita ka na ba ng gano'ng karami? Yan nga ang tanong. Asan mapupunta yung pera na yan? 25,000 kilos. Isang truck na 10-wheeler. Puti, imagine nyo. Sa pelikula lang tayo nakakakita ng ganun karaming ginto. $25,000.
talagang ubos-ubos po tayo. Pag nagpatuloy po ito, yung naani natin, kasi galing din yan dito sa atin sa local, ang binili po ng ang binili po ng ating ano, eh alam nyo po, pag may nagbebenta, may kumikita dyan. Hindi natin alam kung saan. Diyos ko, buti may mga nagkakalkal pa na mga, buti may mga private citizen pa na nakakakalkal nyan. Ewan ko kung masasara tong magazine na to, yung Esquire magazine, na sinulat ni Paul Jan Kanya 18 hours ago. Imagine niyo. Hindi ko po ma-imagine kung gaano karaming grabe. Sabi ko po, tiya, hindi mo akalain, no? Ang dami nating ginto na ganyan. Pag nagpatuloy po 'yan, ubos po ang ginto ng Pilipinas. Senado at Kongreso, tigilan niyo na 'yung mga walang kawawaan na ano niyo. Kung wala namang patutunguhan, kundi idudugtong nyo lang kay Duterte, imbestigahan nyo po ito. Ayan, dami na nagtatanong. Saan napunta yung pera? Magkano? Magkano yung benta? Sa pelikula lang natin napapanood yung ganyang karaming ginto, 25 tons. Tunitunilada na pinag-uusapan. Ganun kahayok tong mga, alam nyo po, para hindi kayo pag-isipan, ipaliwanag nyo po, Mr. President. Aba, ginto na po namin yan bago ka naging presidente. Hindi po yan naipon ng, nung ikaw ay umupo. Yung 25 tons na yan, eh, nakokolekta po yan. Alam nyo po pala, ganito pala yan, no? Nabasa ko lang din dito, na yung mga minahan natin ng ginto, merong porsyento doon na sa ayaw nila at sa gusto, eh, ipagbibili nila sa Bangko Sentral. Kaya po yan, yan po yung naipon ng Bangko Sentral mula noon-noon pa. Grabe, no? Wala akong masabi. Grabe lang, eh. Hindi, unbelievable. Ang tanong, sino po ang magtatanong niyan? Sino po sa inyong mga congressman na antatapang na kayang duruin yung mga batang-batang si Kasiung? Sino po sa inyo? Maano ka na lang. Amazing. Amazing talaga. Tapos mababalitaan mo na yung ipampupuno ngayon sa budget. Okay lang sana kung dineklara na kaya tayo nagbenta kasi kulang yung budget natin. Hindi po. Yung kakulangan sa budget ngayon, uutangin. Umamin si Kimbo, eh. We are deficit spending. Mas malaki ang ginagastos natin kaysa kinikita. Eh yun naman pala, ba't kayo bigay ng ayuda? Thank you very much kay Aurora Alvis na nagbigay sa atin ng 23 Hong Kong dollars. Bakit kayo bigay ng ayuda? Talagang dapat sisimutin talaga ang yaman ng Pilipinas nito mga to. Ang lakas mangutang, walang pandemya. Mapapapalo ka na lang sa ulo. Never po ako nakarinig, matagal na ako nakasubaybay sa politika, never po ako nakarinig na may isang presidente. Alam nyo, si tinatawag natin si Boy Benta. Hindi ko na rin gana nagbenta ng ginto ng Pilipinas, eh. Alam nyo po yung mga ginto na yan, dyan po nakabase yung pera natin. Kaya po may halaga yung pera natin kasi may gold reserve tayo na pwedeng sagutin ng pera natin. Kaya po yung pera natin hindi po magiging Mickey Mouse money katulad ng mga pera ng hapon nung araw na bigla nawalan ng silbi. Kasi imprenta lang na imprenta. Ito po, meron pong katumbas na ginto. Eh pag nawala ng katumbas niyan, hanggang June pa lang po yan. Paano tayo nakatiyak na hindi sila nagbenta ng July, August, September, October, hanggang December? Nakakapangati po, nakakapangilabot. Tapos very busy sila. Ako saan si BP Sara na lakwak Sara? Ako saan si BP Sara na misuse of funds?
Karimari-marim. Okay, ito po ang pahayag ni BP Sara. The public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation on the budget. The Vice President was on the road today, talking to the people about the current events in our country. She made stops in Binsons and Daet, Camarines Norte, and Legazpi Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OBP condemns fake news and all media releases for clickbaits and profit. Thank you. Alam niyo po, sa totoo lang, ang panira po nila kay BP Sara, fake news lang. Ang panira po nila kay BP Sara, ganda lang ng ano, ginagandahan lang, mga Alamel Santa Maria. Second to the highest. Second to the highest. Tanggalin niyo yung drama. Wala talaga silang kaso kay BP Sara. Alam mo, pinalulutang nila impeachment, walang kaso. Impeachment, impeachment, para masanay na yung Pilipino, nasasampa nila na impeachment, hindi na magwawala. Pero tignan po natin, no? Sino po yung mga sinasampahan na impeachment? Si Gloria po. Sinasampahan po yan na impeachment taon-taon. Binabasura lang ng Kongreso. Si Erap, nakita na natin, sinampahan na impeachment, may impeachment trial. Si Corona, may impeachment. Tignan po natin, ano po yung mga kinaso sa kanila? No? Ito po, kinaso to, ha? Ayan po ang kinaso kay Erap noong 2001. At po ay... yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!